Isa ka ba sa gumagamit ng SCC Pay at hindi mo pa alam kung paano makakapagpadala ng pera? Mula SCC Pay at papunta sa bank account mo sa Pilipinas katulad ng BPI. Guys, sa video na to, yun yung ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakapag-save o makakapagpadala ng pera sa ating mga bank account sa Pilipinas. Pero bagong lahat, kung kayo ay bago lang sa ating channel, don't forget to subscribe and pag-hit na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bago pang video. Pumunta lang sa inyong mga SCC Pay app. At then, i-open nyo lang to. Ayan, so mag-antay lang tayo ng mga konting segundo. So, ilalagay natin yung ating passcode, which is ito yung magiging password natin kapag tayo ay nagbubukas ng ating SCC Pay. At then, piliin nyo lang dyan yung transfer, international transfer. Then, kapag wala pang beneficiary, add new recipient. At ilalagay mo dito yung full name nung taong padadalahan mo. For example, itong kaibigan natin na umuwi sa Pilipinas. At yan, yung country natin, kung ano yung ilalagay natin. Huwag nyo lang baguhin yung nasa gitna na family, relatives, and friends. At dito naman sa delivery option ay ilalagay mo lang dito ay transfer to bank account. Kapag kayo ay magpapadala via bank account, kumbaga direct to bank account. At yun. Then, sa kanilang i-continue kapag okay na. At dito, yung bank name, which is ito yung pangalan ng bangko sa Pilipinas. Hindi yung pangalan mo, ha? Bank name po. Yung pangalan ng bangkong padadalahan mo. So, kailangan ma-active kayo dito sa pagtitingin dito. Huwag kayong magkamali. So, BPI, yung padadalahan natin. At then, dito ay account number ng ating padadalahan. Na-experience ko din pala dito na nagkamali, ang tagal maayos kapag kayo ay nagkamali ng bangkong napapadalahan ninyo. Kaya, maingat sa pagpili or pag-click dito, kailangan basahin mo bawat step. Dito naman, may question dito. So for the last question sa iyo, kung alam mo ba yung nationality at alam mo ba yung age? Kapag hindi mo alam yun, inunong mo lang. Yun. So, alam ko yung nationality. So, yung age, hindi ko alam. Kaya no ako dyan. Saka natin yun, i-continue at tune. May mag-pop-up sa inyo kaagad at tatawag din sila kaagad sa iyo. At dun sa tawag na yon ay computer na yon at sasagutin mo lang kung ano yung dapat o ipapapindot lang sa iyo kung proceed yung iyong beneficiary ay 1. Pero kung cancel mo, so, ganun lang yung sasabihin niya. Kapag sabihin niya proceed, press mo lang yung 1. Kapag sabihin niya press 1. Then, ngayon, pwede na tayo magpadala. Then, click natin kaagad yung send money. Kapag yung tawag na yun, hindi mo masasagot o hindi mo na-correct yung ano mo, ay hindi rin papasok kaagad yung beneficiary na yun na nilagay mo. So, ang palitan pala ngayon ay 1467 via bank account. Then, magpapadala tayo ng 2,000 pesos. 2,000 real pala. Include charge na yun. Include natin charge para wala na tayong poproblemahin pa. At continue natin. Yan. Ayun. Mayroon siyang charge na 15 at mayroon siyang VAT na 225 SR. So, ano? Tumataging ting na 1725. Then, continue. Agree term and condition. At hihingi lang yan ng apat na code na manggagaling sa iyong number na nakaregister mismo sa iyong Araji Bank or Absir account. Yan. Yun. Malay mo, balang araw kung magagamit ka rin ito. Kaya kailangan matuto ka nito.
At ngayon, napadala na natin kaagad yung perang kailangan natin ipadala sa Pilipinas. Ang gagawin lang natin ngayon ay pag matapos tong pag ay i-share lang natin itong transaction natin. So, isi-send natin dun sa taong padadalahan natin o pinadalahan natin. Yun. So, ganun lang kadali guys kung paano tayo magpadala. Bye!